pasta recipe for babies and toddlers. Hello mga Mami Mars ko, it's Mami Dian. Today gagawa ako ng pasta recipe na first time ko lang din gagawin and hindi ko akalain na napakasarap niya talaga. I'm sure mga Mami Mars ko, magugustuhan to ng mga bagets nyo. And for this recipe, itong penne pasta ang gagamitin natin. For babies under 12 months or mga babies na nagsisimula pa lang sa solid foods, kung magsaserve tayo ng pasta, magandang example tong penne pasta, maganda rin yung fusilli pasta. The reason is, mas madali kasing nahahawakan ni baby yung mga ganito kalalaking shape na pasta. Lalo na sa mga BLW babies or self-feeding babies. Make sure lang na pag magsaserve tayo ng ganito kay baby, dapat lutong-luto yung pasta. Ngayon naman mga Mami Mars ko, hihiwain ko na yung ating mga aromatics tulad nitong onion. Hiniwa ko lang siya ng ganyang medyo maliliit. Anyway, pwede rin kayong gumamit ng white onion. Sumunod naman, hiniwa ko yung ating kamatis. Kalahati lang yan yung ginamit ko, tinanggalan ko ng buto at hiniwa ko lang ng ganyan kaliliit. And alam nyo ba mga Mami Mars ko, naku, naubusan ako ng bawang dito sa bahay pero may natitira pang isang pagkaliit-liit. Buti na lang talaga. At ayan mga Mami Mars ko, tinanggalan ko lang siya ng balat and then hiniwa ko na siya ng maliliit. At syempre pa mga Mami Mars ko, gagamit tayo dito sa ating recipe ng hipo. Nilinis ko na yan mga Mami Mars ko at ayan ginunting-gunting ko para lang medyo ma-chop-chop siya. Let's go na, lutuin na natin. Sa mainit na pan, naglagay lang ako ng konting coconut oil. Nung mainit na yung mantika, inuna ko nang nilagay yung ating sibuyas. Ilang segundo ko lang hinalo-halo yan, inilagay ko na yung ating bawang. Ganun ulit, hinalo-halo ko lang siya ng kaunti and then isinunod ko na yung ating kamatis. Dito naman sa ating kamatis, lulutuin talaga natin siya ng maigi. Nung ganito na nga yung itsura niya, no, dinudurog-durog ko na talaga siya ng sandok. Mas maganda yung ganito mga Mami Mars ko para lumabas talaga yung lahasa ng kamatis. And mas maganda rin na gumamit tayo ng kamatis talaga na hinug na hinug na. Ngayon naman inilagay ko na yung ating hipon. Anyway mga Mami Mars ko, dalawang pirasong hipon lang yung nilagay ko dyan. Tapos yung ulo ng hipon, piniga-piga ko lang and then inilagay ko rin dyan. Para talagang malasang malasa yung pastang gagawin natin. Mabilis lang din naman maluto yung hipon and then inilagay ko na yung ating milk. Tsahin nyo na lang yung milk na ilalagay nyo. Depende rin sa dami ng pasta na niluto nyo. At dagdag pang palasa na din, maglalagay tayo ng ground black pepper. So, depende sa inyo mga Mami Mars ko kung mag-a-add kayo dyan ng salt. Depende sa edad ng inyong bagets. At sa magtatanong ko nakapag-introduce na ba ako ng salt kay Kaya Pot? Yes mga Mamis. Konti-konti nag-a-add na rin talaga ako ng salt sa food ni Kaya Pot since 2 years old na rin naman siya. Pinakulo-kulo ko lang yan ng konti mga Mami Mars ko and then isinunod ko na yung ating pasta. And then halu-haluin lang natin siya. Saglit na saglit lang natin hahalu-haluin yan and then ready to serve na yan. Tinikman ko yan, ang sarap-sarap, nakakainis. Ewan ko ba sa hipon, no, napakasarap kahit saan mo ihalo. Kahit sa mga simpleng lutuin lang. Naisip ko nga parang gusto ko, eto na yung lutuin namin sa Christmas. Hindi ganun karami yung ingredients, simpleng pagluluto lang yung gagawin. Yun nga lang, medyo mahal yung hipon. Sa inyo ba mga Mami Mars ko, magkano na ba yung per kilo ng hipon? At ito na nga, mabalik na nga tayo sa ating nilutong pasta. Ayan nga't nilagyan ko pa siya ng spring onion. At para may prutas, maglalagay pa ako dyan ng sliced apple. Sobrang dali lang ng recipe natin for today. Napakabilis gawin at napakadali. I'm sure pa magugustuhan to ng mga bagets nyo dahil napakasarap. Ayan mga Mami Mars ko, at itry mo na rin gawin to. At balitaan mo ako pag nagustuhan ni baby. Till next video. O, sya-sya-sya, yan lang muna.